Joaquim sa PBB, isa ka sa mga pinakatutukan talaga, pinakatinutukang housemate talaga sa loob. Bakit ka sumali sa PBB? Okay po, kasi I feel like people who have a lot of influence also have responsibility kasi we have a lot of impact on the moral fabric of society, how people view you. It's like, and for me especially, PBB is like a microcosm of society, right? It's like representation of ng Lipunan. So I wanted to be a good influence. And as a teen, I wanted to uplift the name na PBB Teens, na wala ng bad connotation sa PBB Teens because I'm an advocate of youth empowerment. So it was never really about me. Joaquim, bakit sa PBB? Bakit hindi sa Quiz B? Sarap din minsan yung may matalino kang kausap. Parang na-amaze ka nga. Sabi mo, amazing. Oo. Kasi imagine, 3 years na kami dito. Wala akong sinasabi. Pero bago ka pa naging housemate, Joaquim, isa sa challenges mo na kinaharap ay madalas ka daw na misunderstood. Yes. Paano mo nasabi yun? Bakit? Kasi the manner, like, my way of saying things siguro may not be as easily comprehended as I would like it to be. So, yun nga, I feel like as someone who, an avid reader and someone who likes learning a lot, I feel like it's important to learn new words to express yourself better in any language. So, yun nga, siguro, yung spirit of what I say may not always be captured, but I always have the best intentions, I promise. So, yun. Oh, see? No, ang sarap niya rin pakinggan dahil kasi malalalim yung sinasabi niya. Tapos, yung mga words na pinipili niya, talagang refreshing. Exactly. Tapos, sinasabi niya, hindi masyado, not comprehended. Ibig sabihin, hindi siya masyadong naiintindihan. Correct. Kasi nga, yung words na... Pero tama yung layunin mo na gusto mong matuto ng iba pang... na mas makaka-communicate ka ng mabilis, di ba? Yes, yes, yes. Oo. Alam mo kagandahan ni Joaquim kasi malambing din siya magsalita eh. Ito, Mamshi. Si Mamshi Nelly, 6 years old daw si Joaquim nung nalaman niyo na may ADHD siya. Para sa mga Mamshi natin na nanonood ngayon, ano po ang ADHD at ano ang napansin niyo sa kanya that time? Okay. Tulad ng sinabi kanina, ADHD is a condition, no, of the mind na usually nagmamanifest ito sa lack of focus, lack of attention. Mayroon din kasing isang klase na may hyperactivity. May isa din na wala. So, usually lack of attention. And yung kay Joaquim, we noticed, he was always getting sick kasi that time. So, akala namin there was something wrong lang kasi nag-a-act up. Minsan nagta-tantrums, minsan he was hyperactive. So, as early as 3 years old siya, parang we had him checked, but they said that he had to be like mga 6 years old para talagang ma-determine kung ADHD yon kasi maraming mamimimik na symptoms eh. So when he was 6, he was diagnosed. Actually, several doctors. And kasi kami sa Iloilo, there was nobody there who was really a specialist in ADHD. We had to wait for a specialist na pumupunta lang siya minsan once a month or every other month. So eventually, it was parang confirmed that he had it, but there were no, siguro hindi pa uso yung mga therapy doon na masyadong, maraming options. So we had to study what it was all about. We learned about mga behavior modification techniques. So yun ang in-apply namin. So we, after that, it wasn't easy of course, but it wasn't that hard. As long as you know na meron and you accept it. Maraming salamat sa ating resource person, Mami. Ano masasabi ko? Hoy, hindi! Hindi kasi parang pag-ganda yung sinabi, no? Sabi ni Mami. Talagang naaral nyo na po yung gano'n. Oo. And kasi pag dapat ang the most important thing that you have to do first is when you notice something about your child, parang wala na, huwag ka nang matakot, huwag ka nang mahiya, huwag ka nang no hesitations. Mas mabuting malaman earlier, di ba? Oh. So, para mas ma-correct. Yeah, and ma-correct. Yeah, para ma-correct and ma-improve natin, yes, kung ano pa kailangan na deserve ng mga anak natin. Yes, and they have to know also what's exactly going on with them. Yeah. Sort of that's what kind of pushed me then to do well academically kasi I feel like that was the time also they told me about my IQ. And so it was like I had the potential to do well in school because I was intelligent, but because of the ADHD, yes, it was like a big hurdle. That's why
that's what made me work hard as well, them telling me. So thank you. Yes. So sinasabi kasi nila kapag may ADHD, parang pag bata pa lang nakokorrect na nagiging maayos ang yung talagang napupunta sa maayos yung kanyang energy ba? Yes, kanyang, yes. Diba, sa, diba? Oh. And important also to put him in a good environment na parang okay. Hindi siya magsa-stand out na. Tama. Diba? There are certain schools kasi sometimes na dapat tahimik ka, dapat behave. So hindi pwede yung ganon. So you find a school na pwedeng ma-encourage yung different kinds of learning, di ba? And they will appreciate people or the children for who they are talaga. So support ng magulang talagang importante. Yes, I think. Yeah. Oh.